Ibabalik sa Lunes sa impeachment court si Quezon City Congressman Jorge Banal. Ayon kay PS Bank Branch Manager Annabel Chongson, nilapitan daw siya ni Banal noong January 31 para humingi ng tulong tungkol sa hawak nitong bank records ni Corona. Pero paliwanag ni Banal, iniwan lang daw sa labas ng kanyang bahay ang dokumento at hindi raw niya ito ipinalam sa mga kasama niya sa prosecution. Live mula sa Senado, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, small lady ba o tall congressman? Hindi pa nga malinaw yung misteryo ng small lady. Hetot may isang congressman na nag-umamin na meron siyang mga dokumento, umano, nitong sa mga bank records itong si Chief Justice Renato Corona. Saktong nasa Senado lamang si Congressman George Banal kaya agad siyang pumasok sa session hall na mabanggit ang kanyang pangalan ni PS Bank Katipunan Branch Manager Annabel Chongson. Bahagi si Banal ng impeachment team bilang deputy head ng Secretariat Committee. Ayon kay Chongson, pinuntahan siya ni Congressman Banal at nagtatanong tungkol sa isang tila signature card. Bago matapos ang impeachment trial ngayong araw, pinayagan si Banal na magsalita. Ako po si Bolet Banal. Ako po ay representative po ng ikatlong distrito ng Lungsod Quezon. Nabanggit po ni Ms. Annabel Chongson na nagpunta po ako sa bangko nila. Totoo po yun. Ako po yung nagpunta ron noong Lunes po, January 31 yata. Dahil yung sumunod po na araw ay birthday ng anak ko, si Kiko. Pumunta lang po ako doon. Kapangalan po. Pumunta po ako doon para humingi po ng tulong. Totoo po yung sinabi niya na nagbabaka sakali po ako. Ito ay matapos raw niya makakita ng isang dokumento sa may gate nila. Nung gabi po na yon, nung Lunes po, pagkatapos po nung duty namin dito, medyo nagkayayaan po yung ibang mga secretariat members. Siguro mga apat po kami. Nag-unwind po kami dito sa MOA. And when I got home, ang practice ko po, binababa ko na po yung driver ko sa EDSA kasi ang uwi niya po bandang Congress pa. Mag-isa na lang po akong umuwi. At pagparado ko po, pagpasok ko po sa may driveway po namin, meron po kasing mga slots yung gate ko po. Meron po doon nakafold po siya na papel po. Sa St. Ignatius po ako nakatira, pagitan po yun ng White Plains at Blue Ridge. So kinabukasan po, di nakita ko na nga po, meron pong handwritten po yung 700K. Gusto ko pong i-verify po talaga. Pero hindi na raw niya ito ipinalam sa ibang miyembro ng prosecution team dahil hindi pa raw siya sigurado dito hanggang sa mag-submit na raw ng request for subpoena ang prosecution gamit ang mga dokumento galing sa small lady ni Congressman Ray Umali. Nakahinga na lang po ako ng maluwag na siguro meron na po silang inilabas na ganon. Ako po, at maski na po yung mga spokesperson, kahit po yung impeachment manager, kahit po yung lead prosecutor, kahit si Manong Rudy na idol namin po sa Kongreso, wala po akong sinabihan kahit po na sino po. Nagulat naman daw ang prosecution nung malamang may hawak din balang kopya ng umuni bank records si Corona si Banal. Sabi ni Congressman Ray Umali, hindi raw ibig sabihin ito na nagsisinungaling siya tungkol sa small lady. Hindi conclusive yung sinasabing walang exchange or walang pass on. Ano, dahil hindi naman na-cover lahat eh. Ang naalala ko, hindi ko maalala kung saan mismo nangyari because it was so insignificant to me. Yun yung sinasabi ko. It can be anywhere when I arrived until I left. Humingi na ng paumanhin si Banal sa mga kasama sa House Prosecution Panel dahil wala raw siyang pinagsabihan nito. Gusto raw muna niyang i-verify sana ang nakuhang dokumento. Aminado siyang tila nakagulo pa siya sa mga kasamahan. Ang depensa naman nagulat din sa revelasyon ngayong araw. Mas lalo raw kailangan malaman kung paano nakuha ang mga bank records ni Corona. Wala sa hinagap namin na ganun pala kami nakatutok doon sa small lady. Kasi yun ang storya na meron daw nagbigay na small lady kay Congressman Umali. Ngayon, ibang angulo naman ang titingnan natin because sinabi naman nila may iniwan naman sa bahay ni Congressman Banal. So the thing is, ang maliwanag lang is this document has been floating around and there are changes of hands and apparently hindi iisa yung source ng dalawang congressman. Bakit tayo may leaked information kung sakaling ang totoo yon? Jessica, dun sa press conference, no, pagkatapos ng pagdinig, sinabi ng prosecution na nalaman lamang nila na meron palang hawak itong si Congressman Banal ng mga dokumento ngayong araw lamang din, Jessica. Okay, Joseph, hindi match, no, yung sinasabi ni Banal at ni Congressman Umali at
ni Annabel Chongson. Una, January 31, sabi ni Annabel, and nag-agree rin si Banal, no, na January 31 sila nag-usap doon sa bangko. Sabi ni Congressman Umali, Feb 2, inabot sa kanya nung small lady. So, merong hindi magkatugma ngayon sa date. So, sabi ni Banal, 31 pa lang, January, hawak na niya yung dokumento, iniwan sa bahay niya. Pero si Congressman Umali, Feb 2 pa, inabot allegedly ng isang small lady sa kanya yung mga bank documents. Parang lumulutang, no? If we are going to believe yung statement itong si Congressman Banal na wala siyang sinabihan at pinakitaan ng documents, mukhang may dalawang source or dalawang sets of documents that kung we are talking. Papaniwalaan sila. That's right, that's right. Mukhang ganyan yung mga, kasi wala daw siya pinakitaan. Nung sa press conference, tinanong natin siya kung ilang pieces of documents. Sabi niya, isa lamang. Wala siya sa envelope, parang papel lamang na nakafold dun sa kanilang garahe, no? At wala siya pinagpakitaan since makita niya yun, and until ngayon. Ang kay Congressman Umali, Congressman Umali, naninindigan siya na parang yung documents niya galing dun sa small lady. So mukhang we will find out sa Monday, no? Kasi babalik naman itong si Congressman Umali, si Congressman Banal sa Senado, no? Kung magkaiba ba yung documents na hawak nila nitong si Congressman Umali, Jessica. Okay, Joseph, meron pang isang detail, no? Ang sabi ni Annabel Chongson kanina, ang binanggit daw ni Banal na pinanggalingan nung documents ay secretariat. Tanda-tanda ako yun, eh. Secretariat. Binanggit ni Annabel Chongson yun, eh. Pero ang sabi ngayon ni Banal, iniwan lang sa kanyang gate. Nung tinatanong, well, ang natatandaan kong testimony itong si Chongson, no? Kasi sa pagtatanong itong si Senate Presiding Officer Enrile, no? Na saan tinanong mo ba kung saan galing yung documents itong si Congressman Banal? Ang sabi ni Chongson is that mukhang evasive at hindi nga nito sinasagot. Ang sabi pa ni Congressman Banal, I will tell you if you're going to help us. Ang sabi ni Chongson, hindi ko magagawa yan. At that point, umalis na raw itong si Congressman Banal. Pero she did mention na binanggit sa kanya ni Banal na secretariat. Kasi baka she was referring to Congressman Banal because he is the deputy head of the secretariat. Baka he was referring to the identity of Congressman Banal. But we will have to verify that if that's what she really meant, Jessica. Okay. Ano ang reaksyon ng mga senator judges dun sa sinabi ni Congressman Banal? Lalo na the part where he said na iniwan lang sa kanyang gate yung dokumento. Wala pa tayong masyadong reaksyon doon. Ang nangyari kasi kanina is parang nagulat din lahat, no? Kasi nung tinatanong siya biglang, oops, parang may detalye nang ibinibigay itong si Annabel Chongson na may, kasi parang ang tinatanong ni Lauren, ni Senator Legarde is, kayo ba ang nagbigay ng mga documents? Doon na sinabi ni Chongson na parang hindi kami, kasi meron nang may hawak itong si Congressman si Congressman Banal na, no? At sa kanina, towards the end of the trial, no, pinagdedebatehan pa nga kung willing pala naman itong si Congressman Banal na magsalita, ngayon na ba or hindi. Ang sabi nung nag-break tayo ng 1 minute, ang sabi, ngayon na, pagsalitain muna siya, bigyan siya ng manifestation bilang, you know, co-equal na legislator at sa Monday na lamang siya i-reserve. Kasi officially naman, he was invited to the Senate on Monday. Kaya lang nga, esakto, nandito siya today, Jessica. Okay. May implication ba that meron na palang miyembro ng prosecution na may hawak ng bank document and yet the Senate, even before, the Senate issued the subpoena? Yan nga yung question because ang kasunod na tanong dyan ay bakit kayo may hawak? Supposedly confidential yan na mga documents at dapat hindi siya lumalabas. If you will observe yung demeanor nitong si Senate Presiding Officer Enrile, he is personally interested. Kaya yung pagka-question niya dito kay PS Bank President Pascual Garcia III, ganun-ganun na lamang, interesado siya. Tinutuntun niya, no, mula dun sa paglilipat ng mga documents from Katipunan papunta dun sa head office. Talaga binubusi siya ni Senator Enrile. Kaya nga lang kanina, mukhang naubusan na tayo ng oras at hindi na natapos yung pagbubusisi niyan. So, question pa rin, kahit pa may small lady or may tall congressman, bakit nag-leak? So I think the PS Bank has a lot of explaining to do as far as that is concerned, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.